Ang sulat sa mga Hebreo. Unang kabanata. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang manining na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung paanong nakakahigit ang pangalang binigay ng Diyos sa anak, gayon din nakakahigit siya sa mga anghel. Sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, "Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanglibutan, ay sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, "Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod." Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, "Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Nalulugod ka sa paggawa ng matuwid, ngunit namumuhi ka sa pagsuway. Kaya't hinira ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakang higit sa iyong mga kasama." Sinabi pa rin niya, "Panginoon, ikaw ang lumikha ng sanlibutan at ikaw rin ang gumawa ng kalangitan. Ang mga ito'y mawawalang lahat, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan at ililipit mong gaya ng isang balaman at tulad ng damit sila'y papalitan. Subalit ikaw ay mananatili at ang buhay mo'y walang katapusan." Kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa kaninumang anghel, "Maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasukan ang iyong mga kaaway." Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Ikalawang kabanata. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sinumang lumabag o di sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanglibutang kanyang lilikhain, ang sanglibutang ating tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan. "Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pamanagan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng katakilaan at karangalan, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay." Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan ay hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus,
kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang nagawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Sinabi rin niya, "Ako'y mananalig sa Diyos." At dugtong pa niya, "Narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang pari, mahapagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso dahil siya rin ay tinukso at naghirap. Ikatlong Kabanata. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkakatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus ang sinugo ng Diyos upang maging dakilang pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos bilang lingkod upang magpatotoo sa mga bagay na iyahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang. Nang subukin nila ako, do'y tinukso nila ako at sinubo, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupaing aking inihanda upang doon sila makapagpahinga. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa taligdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang may panahon pa upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ang kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung nananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang?
at sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil hindi sila nanalig sa Diyos. Ika-apat na kabanata. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyo na hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayo mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanglibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikaputong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi nila kakamtan ang lupaing aking inihanda upang doon sila makapagpahinga. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya't muling nagtakda ang Diyos na isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng ganap na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, meron ding kapahingahang nakalaan sa mga taong nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at langtat sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pari na pumasok na sa kalangitan doon sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating dakilang paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan ngunit hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ikalimang kabanata. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging dakilang pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek.
Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kaniya sa kamatayan. At tinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kaniyang kalooban. Minirapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, at wala pang nalalaman tungkol sa tama at mali. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabuti't masama. Ika-anim na kabanata. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa may sapat na pag-unawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananalig sa Diyos. Tungkol sa mga bautismo at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod sa pananampalataya. Dati, niliwanagan sila, nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang mga damo at halamang matitinig ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon, kaya't nanganganib itong sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na tungkol sa inyong kaligtasan, mabuti ang inyong kalagayan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga banal. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa na tutuparin niya ang kaniyang pangako. Dahil wala nang nakakahigit pa sa kaniya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, "Ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang iyong lahi ay aking pararamihin." Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kaniya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng pananumpang ito'y pinagtitibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng pananumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan.
si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging dakilang pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ikapitong kabanata. Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng katas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagbuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ay 10% ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung kaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na isang patriarka ay 10% ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ay 10% ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin sa lahi ni Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya na 10% mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita na tumatanggap na 10% ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap na 10% ay nagbigay rin na 10% sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Huda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan ayon sa hinihingi ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga, inalis ang unang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sumumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit sumumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ay nagiging katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ng maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung ganoon ang dakilang paring nakakatugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan. Inihiwalay sa mga makasalanan
at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una'y para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kaniyang sarili. May mga kahinaan ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan. Ngunit ang paring pinili na may pananumpa ay ang anak na banal magpakailanman. At ang pananumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ikawalong kabanata. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ang bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangang ang ating dakilang pari ay meron ding ihahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari, sapagkat meron ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa mundo. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayan ng Israel at sa bayan ng Juda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila palabas mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman magiging bayan ko. Hindi na kakailanganin ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan." Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una, at anumang pinapawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ikasyam na kabanata. Ang unang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na parehong nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaba ng sisidlang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng dahon at ang mga tapyas na bato kung saan nakasulat ang tipan. At sa ibabaw ng kaba ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Naliliman na mga pakpak na mga kerubin ang trono ng habag, ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa isang taon.
siya ay may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya at na mga tao nang hindi nalalaman. Sa ganong kaayusan, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng torda. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Ang paglilinis nila ay nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panglabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang pari ng bagong tipan, at siya'y naglilingkod doon sa sampahang lalong dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao sa makatwid ay hindi sa sanglibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang inihandog, kundi ang sariling dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kutusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamigitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng isopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinapatupad sa inyo. Winisikan din niya ng dugo ang torta at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo'y hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamamatay mula pa ng likhai ng sanglibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinagda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman,
si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ika-10 kabanata. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat aalalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga alay at handog na hayop ay hindi mo ninais, kaya't inihanda mong aking katawan upang maging handog. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't sinabi ko, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y iniahandog ayon sa kautusan, sa kanya idinugtong, ako'y pumarito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalita ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganon ding mga handog. Subalit, hindi naman nakakapawi ng kasalanan ang mga handog na iyon. Ngunit si Kristo ay minsan naman naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatuturo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala,
wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang nakakapangilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mahabaging espiritu, sapagkat kilala natin ang nagsabi, "Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa." At siya rin ang nagsabi, "Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan." Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis na matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman, kayo ang umaalalay sa mga kasamahang pinapahirapan. Tinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay sa inyong gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang paparito ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa naliligtas. Ika 11 kabanata. Ang pananalig ay pagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na di nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bagis siya kinuha ng Diyos. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanglibutan at siya'y ipinilang na matuwid dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanya. Humayo nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din nina Isaak at Jacob na tumanggap din ng pangakong katulad niyon. Samantala, hinihintay niya ang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag.
dahil din sa pananalig, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya ay matanda na, at si Sarah ay hindi maaaring magkaanak. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, iyong nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay na makakaalis sa Ehipto ang mga Israelita at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari nang makita nilang maganda ang sanggol. Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandali ang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na iyan, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ang anghel na mamumuksa ang mga panganay nila. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Ngunit nalunod ang mga Ehipsyo nang sila'y tumawid. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligirin ito ng 7 araw. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian, namuhay sila ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon,
napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ipinalig sa ilang mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit, at meron ding ibinalanggong nakatanikala. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari ng pahati at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, naapi, at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yugib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi malilimot kailanman. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong magandang layunin ng Diyos para sa atin. Ang sila'y makasama natin kapag tinupad na ng Diyos ang kaniyang pangako. Ikalabing dalawang kabanata. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, taligtan natin ang kasalanan at ang anumang palakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung kaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manglupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong ipagwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiis ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos na tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi mga anak sa labas. Hindi ba't pinaparusahan tayo ng ating mga magulang? At dahil yan ay iginagalang natin sila? Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating ama sa Espiritu upang tayo'y mabuhay? Sa loob ng maikling panahon, itinuwid tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga kamay na nanghihina at patatagin ang mga duhod na nangangalo. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Sikapin ninyong makasundo ng lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo
o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon na may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na iyan ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ang pagsasalita sa kanila sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, "Nanginginig ako sa takot." Sa halip, ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga ipinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang banal. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang tumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't makinig kayo mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya nang may paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Ikalabing tatlong kabanata. Magpatuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. May ilang dahil dito ay nagpatuloy pala ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Alalahanin niyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayin din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat ang mga ito sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Huwag kayong magbukhang salapi at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Kaya't malakas ang loob na masasabi natin, "Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?" Alalahanin niyo ang mga dating nangasiwa sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyang at siya rin magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain.
ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Tayo may isang dambana. At ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng handog sa dambanang ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ang kahirapang kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinahanap natin ang bayang darating. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugda ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin niyo kami. Nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Hinihiling ko mga kapatid na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. Ibig ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpantokriyan. Ikumusta niyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo at sa lahat ng kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos.